Teca, teca. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Teka! Eto na ang tambalang Maud Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka! Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka! Alas 4:30 na sa DWIC. Oh, baka kayo hahabol pa sa inyong mga sementeryo. Naku, yung iba po eh, hangga alas 5 lamang. Huling araw ngayon, pagdalaw sa mga punton ng iyong mga mahal sa buhay, public and private cemetery, at saka yung mga kolumbaryo. Abay, mag-alay na ng dasal. Mag-alay ng bulaklak sa ating mga mahal sa buhay. May mga sementeryo na up to 5 PM lamang. Bukas po, bawal na. Ipinagbabawal na po yan ng ITF, ng mga LGUs, local government unit. Dahil kapag panahon ng undas, eh talaga namang hindi mahulugan sa butas ng karayom ang kapal ng tao na nagpupunta sa iba't ibang kanilang mga puntod. Mga minamahal nila sa buhay na kanilang mga yumao. Itong November 1 is one of the most celebrated event among us Filipinos. Hindi ho ba? Bukod pa doon sa Holy Week. Bukod din sa Pasko. Kaya naman, simula bukas, October 29 at November 4, bawal na muna ang pagdalaw sa mga sementeryo. Kaya ngayong hapon, may ilang minuto pa ating alamin. Imomonitor natin ang lagay sa mga iba't ibang mga sementeryo, particular sa Manila, no? Sa Manila North Cemetery. At gusto rin nating malaman, kamusta kaya ang mga nagtitinda ng bulaklak sa Dangwa, sa iba't ibang Divisoria, sa iba't ibang sa Quiapo, ano ha? At sa iba't ibang mga sementeryo, sa mga bungad na pagpasok pa lamang na sementeryo at mga memorial parks. Kumita kaya sila? Kano kaya ang bulaklak ngayon? Siguro murang mura. Mamaya meron ho tayo dyan comparison ng mga presyo, no? Nagpatingin ho tayo. Siguro kung noong mga nakaraang selebrasyon ng undas ay mahalang bulaklak, mahalang pagkain, mahalang inumin. Oops, bawal yata inumin. Kaya ngayon, eh, pamurahan naman ang presyo ng bulaklak. Maubos lamang dahil hanggang alas 5 na nga lang. Eh, no? Talagang ganyan ang buhay. Bahagi po yan ng new normal. Lahat po tayo ay nasa adjustment period. Uli, magandang hapon po ito. Inyong lingkod, Maud Ilagan. At makakasama niyo po ako hanggang alas 5:30. Apat na paksain po pag-uusapan natin ngayon na may kinalaman sa ating sikmura, na may kinalaman sa ating buhay, na may kinalaman sa ating paggalaw sa iba't ibang ika nga dako ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayong hapon pong ito, siyempre araw po ngayon ng Miyerkules, Nubina sa Baclaran. Medyo dadami ngayon ang pagnunubina tapagkat allowed na ngayon 30%. Alamin na muna natin itong ating kasama, naka-standby po si Patrol Number 5 sapagkat nag-request ako eh. Sabi ko, tulungan mo naman ako, mag-monitor tayo dito sa Manila North Cemetery. Tingnan natin yung nag-uumapaw pa ang mga tao dyan. Patrol Number 5, come in! DWIZ Patrol! Aya, magandang hapon! Magandang hapon, Mayormon. Magandang hapon sa ating mga kaubayan. Kamusta ka? Okay lang, ayos lang. Kaninang tanghali pa ako galing ng Manila North Cemetery. Okay. Eh, kung itatanong mo yung bentahan ng bulaklak, medyo, alam mo na, matumal. At saka, marami na rin dumalaw kanina na mga kababayan natin na dumalaw dito sa Manila North Cemetery na meron sila mga kaanak na nakahimlay. Pagkat ang malungkot dito, ilang minuto na lang, alas 5 na ng hapon. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, ay ipapadlak na yung entrada at labasan itong Manila North Cemetery. 18 minuto na lang, Patrol Number 5. Wala na, inaantay na lang na lumabas na yung iba pa na naroon sa loob ng sementeryo. Pero ang laki ng pagbabago dahil hindi naman natin nakaugalian itong galitong sitwasyon. Exactly. Ngayon lamang nangyari itong ganito na wala pa yung November 1, November 2, ay dumagsa na yung ating mga kababayan para madalaw ang kanilang mga mahal sa buhay na nakahimlay dito sa North Cemetery. E di ano, Aya, kukunti din, ano, Patrol Number 5, kukunti na rin siguro yung mga nagtitinda ng pagkain dyan, no? Isa, bulaklak. May deployment din ba ng mga kapulisan at mga LGUs, mga task force? Bawal yun, yung mga nagtitinda ng pagkain. Ah, bawal na, naku, kawawa naman. Di walang kikitain ito. Wala. Ha? Bawal, wag baong kayo ng
sigurado kayo. Dahil pinagbawalan eh. Yormi, paano naman yung mga kababayan natin dyan sa Manila, ano? Reklamo na nga eh. Yung mga ibang ano, mga restaurant na nakokontrol yung tao sa loob, okay lang. Wala naman problema eh. Mm-hmm. Siguro manalangin na lang tayo, sama natin sa panalangin. Pag ipinanalangin natin at kinukumusta yung ating mga kaanap na pumanaw, isama na rin natin sa panalangin na sana ay mawala na ang pandemyang ito ng COVID-19. Yes. Yung Manila, itong Manila North Cemetery, ay personal and inspection kanina ni NCRPO Chief Major General Leopold Sinas, no? Para makita niyang matyak niya na mahigpit na ipinatutupad yung kautosan ng Interagency Task Force at ng Department of Health. Mm. Si General Sinas Carina, nung pumunta rito sa Manila North Cemetery, kasama si Manila Police District Director General Rolando Miranda. Nung ikaw ay reporter pa, yung kapitan pa lang ito. Oo, ngayon siya na yung District Director ng Manila Police. Okay. At yung hepe ng nakakasakop dito sa Manila North Cemetery, si Chief Police Lieutenant Colonel John Guiyagi. Mahigpit na pinalala ni General Sinas sa mga bumibisita sa mga puntod na bawal na ang pumasok sa mga sementeryo simula bukas, October 29, batay na rin sa naging direktiba ng IATF. Mm-hmm. Ito anya ay magtatagal hanggang Nobyembre 4. Sakali naman na magmamatigas kayo, kung sakali man na may mga has o kung may mga lumusot, paano? Huwag na kayo luban sa sementeryo. Mag-iintay sila doon. Ibig sabihin nito, kung ito ay direktiba ng NCR, so lahat ng sementeryo talaga sa NCR, National Capital Region, public and private, talaga magsasarado ng alas 5. Dapat, October 29, sarado na talaga totally, and then bubukas ito October, November 4. November 4. Ayun. Oo. Sakali daw may mga has at pumilit na pumasok sa sementeryo, ay kanila itong aarestuin. Ipa-aresto sa mga polis dahil mayroon pa rin ipinalagang mga tauhan ng MPD sa pisinidad ng Manila North Cemetery. Walang traffic ngayon dyan? Matraffic? Matraffic! Mga kalsada ngayon sa Maynila, magugulat ka. Parang nagmamadali rin yung mga tao, hindi natin malaman. Naglabasa ng mga sasakyan. Ah, talaga? Yan, kita mo. Background ko. Pero yung mga ano, di ba, ang nagiging problema pagkaundas, matrapik. Pangalawa, ang dami, toneto nilada yung basura. So, kamusta ang basura dyan ngayon? Hindi ko napasok yung loob ng sementeryo. Okay. Hindi ko napasok yung loob ng sementeryo dahil, alam mo na, senior, medyo. Ingat-ingat. Alam mo na pag sa senior. Nakakaintindihan na tayo dyan, senior. Bawal na gagala-gala ang mga lolo. Okay. Ang mga lolo ay huwag nang gagala-gala. Mabuti na lang, may face mask. At pag nakasombrero ka, tsaka naka-face mask ka, tapos naka-face shield ka pa. Ayos na. At medyo makisig pa ang tindig mo, hindi halata. I see. Na lolo na senior na yan. Okay. Ito mga na-experience natin talaga, kakaiba ito. Kakaiba ito sapagkat ang kalaban natin ay hindi nakikita. Sarili tayo sa mga matitinding coverage, yung bakbakang parilan, gera, kung ano-ano mga coverage sa Mayor Mon. Yeah. Pero itong ganitong coverage, hindi natin nakikita ang kalaban. Tapos dati ang senior, first priority, di ba? Mm-hmm. First priority yan, kahit na may bibiling ka sa mga mall, first priority yung senior. Ngayon, ang senior, kawawa. Mm-hmm. Medyo, hindi naman kawawa, kundi pinag-iingat dahil nga dito sa tindi ng virus na ito, yung virus na ito ng COVID-19. So, Mayor Mon, yan naman ating report mula rito sa lungsod ng Maynila. Sa Patrol No. 5 ay pangkunagulan, siyempre naman doon lakas, DWIC. DWIC!
Ayun, maraming salamat, Patrol number 5. At medyo alanganin talaga. Ito, 4:47, bali 4:48 na, 12 minuto na lang. Masasarado na dito sa Manila North Cemetery, no? Manila North Cemetery. And of course, yun, matraffic. Pero tingnan natin, siguro maganda nga yan dahil ang nakakalungkot lang dito, yung mga mismong nagtitinda ng bulaklak, no ha? Pero mamaya, makakausap natin si Colonel Ismael Yu, ang siyang tagapagsalita ng PNP o Philippine National Police, para malaman natin anong total picture ngayon sapagkat in a few minutes, magsasarado na po ito. At paano, magiging mahigpit talaga sila ito. Pagka meron sila nakita, ano ang magiging kasalanan? Aarestuhin ba ito o sasampahan ng kaso, etcetera, no? Pero isang nakakalungkot na sitwasyon dito, nagpapaganda at nagpapakulay ng buhay ng tao sa selebrasyon ng Undas, All Saints Day at All Souls Day, yung mga kababayan natin na nagtitinda ng iba't ibang pagkain before, no, sa gate mismo, no, bago tayo pumasok sa sementeryo, di ba? Para kung meron tayo nakakalimutan dyan, ito yung tinatawag natin na underground economy, ha? Gayun din, yung mga nagtitinda ng bulaklak. Aba, may presyo tayo. Tingnan nga natin, pakita nga natin. Nandito na si Colonel. Ayan, nandito na. No? So, tama-tama. So, bago natin ibigay yung presyo ng mga bulaklak na nakuha po natin sa Dangwa, nagtanong-tanong din tayo, alamin muna natin kay Colonel Ismael Yu, ang siya pong tagapagsalita ng Philippine National Police. At first time natin na makausap siya dito sa ating palatuntunan sa Teka Teka over DWIC. Maganda-magandang hapon, Colonel. Good afternoon po. Mayor. Mayor, magandang hapon. Kamusta po kayo? First time po kayo and welcome to the program. Thank you for your time, for so short a time na nakausap po namin kayo. Thank you. Magandang hapon po at saka sa ating mga tagapakinig, Mayor. Hindi mo naalala na nagkasalubong na tayo sa LTO ng Kainta? Sa dami kumukuha tayo pareho ng lisensya. Nasa opisina tayo ni Bernard Dilanggalen. Magkasabay tayo doon. And you were still the mayor at the time. Tapos pinakilala ako sa inyo. I was then a major. Wow. Major ako that time. Anyway, congratulations sa Colonel. Alam naman natin. Pero alam ko naman na kayang-kaya mo yung trabaho bilang tagapagsalita po ng PNP as an institution. Colonel, hingi lang kami ng update. Unang-una, number one, in a few minutes, magsasarado na po tayo. Batay dun sa IATF rules, no? At 5 o'clock, no? From October 29 up to November 4. Kamusta po ang monitoring ng PNP as a whole sa iba't ibang mga sementeryo po? Minonitor namin from NCR down to the regions, the regional directors in coordination with their provincial directors, of course, at saka sa task force nila, at sa kabuuhan ng local government at sa mga punong bayan at punong barangay, maganda po ang response ng ating community. Okay. Ang ganda ng response, meron pa ilan-ilan talaga na they insist not to know. Kaya minsan talagang makikita natin dito na nasa tao na rin talaga ang cause kung bakit gumugulo. Pero as a whole sa facilitation, wow, saludo po ako sa local government dahil tinutulungan din nila talaga ang kapulisan in coordination also with our volunteers, mga volunteers natin, mga cause-oriented group na gustong tumulong din para sa kaayusan. Ito po, talagang nagbibigay na sila ng nagbibigay sila ng effort, nagko-contribute, nagpa-participate. Yes. Ang galing. So, Colonel, ibig sabihin po nito, at 5 o'clock, so may mga may deployment din po ng mga PNP, mga enforcers ng LGU na magbabantay din po dun sa gate para talagang situate na talagang wala nang lulusot between October 29 to November 4. Ganun po, yes, ang mangyayari. Yes, sir. Ano yan? Management task force na ho yan ng mga kanya-kanyang mga role, ano? Kanya-kanyang papel. So, hindi ho malalahat ito ng PNP, kundi sa tulong ng ano ng ating mga kababayan din na nangangasiwa para sa kaayusan. So, ito ngayon, ang iano lang natin dito ay siyempre yung mga turista na gusto talagang titingin kung ano ba, maayos ba o hindi, o talaga yung mga kababayan natin na gusto sanang bumisita pero hindi pala pwede, mga ganun. So, nandoon pa rin ang ating mga strategic points, ang ating mga hubs, assistant hubs, at saka yung police assistance desk.
Yes. Andyan pa rin. Uh-huh. Para ano, ma-assist natin itong ating mga kababayan, uh-huh, direksyon nila kung saan sila pupunta. Yes. Sa pagsarado, uh-huh, sa pagsarado nitong cementeryo na ito, eh syempre, ito mo yung tinatawag natin, we will be diverting them to other tourist spots na, ano, that will be another diversion na pwede nilang puntahan. Yes. Lalo uh-huh na doon sa nag-i-insist na talagang ano. And then uh-huh at the same time, ang deployment ng ating PNP ay tugon na rin 'yan sa mga ano, sa mga threat groups at criminal gangs na magsasamantala. Mm-hmm. Sa pagkakataon. Oho, so talagang ano, strategically ang members of the Philippine National Police will be deployed din, no, to ano, NCR, the different areas. Pero as you mentioned yes kanina, Colonel, sabi niyo maganda yung response ng community, no? Talagang sumusunod doon sa IATF rules, no? Now, pero okay, alam naman natin, itong November 1, itong undas, araw ng mga patay, no? Alam natin, this is one of the most celebrated occasions sa atin, sa mga Pilipino. E paano ho kung merong mga lumusot, halimbawa, ano ho? Ano hong pwedeng kakasuhan ba ito, aarestuhin? Ano hong gagawin sa kanila rito? Uuwiin po. Sasawayin lang, pauuwi, mm-hmm, na bawal po. Kasi alam nyo, socio-culturally, yan na po ang issue natin. Naging punong bayan din po kayo, Mayor, yeah, di ba? Mm-hmm. Yan po ang naging, yan lagi ang dumarating sa opisina natin, yung socio-cultural issue, uh-huh, the behavior of our community doon sa tradisyon. Yes. Uh-huh. Lalo na sa ano. Meron talaga at meron talagang gusto kahit alam na nila na mali 'yon, ini-insist nila. Mm-hmm. Ini-insist nila at 'yun na nagbibigay ng sakit ng ulo natin lalo na tayo mga naglilingkod. Exactly. So, ina-assume na natin na mangyayari 'yon, kaya 'yun ang isa sa mga binabantayan natin, isa sa mga ano. Pero of course with all the tolerance, respect for human rights, pauwiin natin sila talaga. Uh-huh. Hindi natin sila papayagan. At doon sa mga matitigas talaga ang ulo, eh medyo ini paiintindi natin sa kanilang ang haba na ng ating biyahe nito at bakit hanggang ngayon ay hindi pa kayo hindi pa kayo nagtatanda, hindi pa natututo. Yes, ano lang po ang gagawin natin, nating mga kababayan. I see. Oho. So, Colonel, lipat ako ng konti. Kasunod nitong pagmomonitor na ito dito sa undas, ano, of course, November na rin, magde-December, magpapasko. Pagka ganito rin, in the previous years, tumataas din yung rate ng krimen po natin. No? How is the monitoring now ng Philippine National Police as far as crime rate is concerned? As per record po, hindi ko lang hawak yung right figure. Ano? As per record po, nakapagbigay na rin ako ng ulat ng isang araw. Mm-hmm. As per record, talaga po yung index crimes natin, dahil nga dito sa pandemya, nakatulong. Okay. Hindi naman huminto ang ating kapulisan sa managing police operation. Mm-hmm. Yun pa rin lang naman. At saka depende sa situation, of course, the peculiarities of every place. Magkaiba rin ang approach ng strategy natin. Mm-hmm. But of course, 24/7 po yan na ang kapulisan natin ay nasa lansangan. Mm-hmm. Nagmo-monitor. Bumaba lang po talaga yan because everybody adheres to the call of nature. Yung pandemya nga na may kalaban tayo, iisa ang kalaban natin. Mm-hmm. Maging ikaw man ay hindi kriminal o kriminal, tatamaan at tatamaan ka ng COVID. Mga yes, ganun. Yeah. So, natakot. Nagkaroon ng takot, pati yung mga masasamang loob natin, nagkaroon ng takot. Kaya pansamantalang magmula Marso hanggang ngayon, alangan sila sa mga kanilang activity dahil wala rin silang mabibiktima. Yes. Kasi walang tao sa lansangan, walang opportunity, wala rin silang maakit na bahay. Uh-huh. Dahil wala namang lumalabas, lahat nasa loob ng bahay. Uh-huh. Tapos, pero wala kanan rin. Yes, Colonel, no, may mga isolated cases din, no? No, may mga isolated report din na may mga, of course, you cannot avoid this. This is inevitable, no? Yung mga akyat bahay, cellphone snatching, yung mga hold up, etc. So hindi ho these things are ano, no, unavoidable eh. Sir, that's why sabi ko nga generally nakatulong ang pandemic. Mm-hmm. Of course, these unavoidable circumstances are part of the survival of these people because dito nila kinukuha yung pangkain nila sa araw-araw, yung exactly kalam ng sikmura nila. Uh-huh. Alipin, lahat tayo, alipin tayo ng kalam ng sikmura natin. So, itong mga ito, kaya ginagawa nila yan, dahil sa gutom, at saka kailangan nilang magkaroon ng pera para ibili ng ano. Ito namang mga kababayan natin na naghirap, pinaghirapan nila yung araw-araw, parehas ang laban, hindi naman nag-iingat. Mm-hmm. Yung mga ganon. So it takes
it takes one person not to take care of himself, and it takes one person who has the opportunity to do things para ma-consume yung intention ng isang criminal. Kaya mangilang-ilang talaga yan. Aha. At habang yun na sabi nga natin, pag nangyari yan, walang gagawin ng police kung saka, because our police is not everywhere, minamanage din natin yung mga area na kinocover natin. So pag nangyari yan, itatrack down, investigahan, ire-resolve. Resolve. But of course, the police is always preempting. We are also presuming, we are also assuming. And then if in case na may krimen, we will solve the crime. Mm-hmm. Ganun po. Araw-araw yan. Ganyan palagi. Right, right. Uh-huh. Just one last issue, Colonel, no? Samantalahin na namin. Would you like to comment? Okay. Ano ho ang role ng Philippine National Police ngayon in one of the major issues na lumalabas sa atin, yung red tagging? Ayan. Ang dami na po, pati involvement, pati mga artista, iba't ibang mga grupo, organization. What the should role, be the role now ng PNP dito sa red tagging? Red tagging, definitely, the Philippine National Police is not allowed to make all these things like the red tagging. Because the Philippine National Police, as its nature, is more on investigation. Mm-hmm. They are more on the resolution of the case, in case there are cases or crime committed. But of course, with this red tagging, we are not allowed to do it. Meron tayong mga etiquette yan, protocol sa mga sa social media and other news, not to give any comment if there is no factual background of whatsoever. But of course, ang ma-assure lang ng Philippine National Police ay imbestigahan kung sakasakaling darating, ipaabot sa kaalaman ng Philippine National Police, ng PNP, ang kaso na idudulog. I see. Okay. Thank you very much. Well said, Colonel Ismael Yu. Maraming salamat po. Thank you for your time, sir. Ha? At, sir, magkababayan tayo. Agar, bata ba? Diyan lang ako banda sa may, yung, alam mo yun na yung sa may Santa Lucia. Santa Lucia, sa may Santa Lucia Mall, Naku, siguro one time magkita tayo, Colonel. Marami po tayong pag-uusapan, ho. Yes, sir. Ibigay anyway, ko sa inyo yung number. Yes. Kunin niyo yung number ko, sir, sa PA ninyo, sir. Apo, I'll get your number. Thank you very much, Colonel. Yes, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Si Colonel Ismael Yu, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Oras po natin, alas 5 ng hapon. Tingnan mo nga naman, ha? Nag-meet na po pala sila kami nung ako'y kumuha ng lisensya niya sa LTO. But anyway, he was promoted during that time. Major po si Colonel Ismael Yu. Pero ngayon, siya na po ay isang colonel na sa Philippine National Police. So, monitoring, alas 5 na. Ibig sabihin, padlock na lahat ng gate ng Ikanga Cemetery. Pero bago ako malis, no? Ito na muna, tingnan na muna natin bago tayo magpakilala ng ating himpilan. Ito yung presyo ng mga bulaklak. Tingnan natin eh, kanina tinalong ko nga ito, mga ito eh. Doon sa ating researcher. So, ilan po sa presyo ng mga bulaklak ngayon dito sa Dangwa Market? Ayan, yung orchids, ha? Limbawa, abay 600 pesos po yan per bundle, no? Apat na dozena kung kayo bibili. O yung mga nakabila sa Malaysian Mums, 100 pesos per dozen. Baby's breath, 200 pesos per kilo. Yung anthurium, kung tawagin natin, may kulay pula na anthurium, 350 pesos per bundle or 1 dozen. At yung white naman na anthurium, 250 pesos per dozen. So, mas mababa yung white na anthurium ng 100 piso. At yung mga special arrangement na mga flowers will cost you mga 300 pesos to 1,000. Medyo ika nga nagmura, no? Rather than mabulukan daw sila ng mga bulaklak dyan sa Dangwa, ipagbibili na lang nila, kumita lang ng kote, o kaya mag-break even na lamang sila. Huwag lang matalo sila. So, ganyan kamura. Kaya ang kanilang request, sana mabili na ito. Talagang mahirap ang buhay at kokonte ang namimili bilang sa daliri ng inyong mga kamay ang namimili ng bulaklak ngayon sa iba't ibang mga sementeryo. No, kanina nakikinig ako doon sa isang reporter dito raw sa may libingan ng mga bayani, merong isang 100 piso ang bulaklak hanggang 1,000. Aba, medyo malaki na siguro yung 1,000 piso na yon. Talagang mahirap po ngayon. Pati yung mga pagkain,
wala ko, konti na rin, katulad ng report ng ating kasama si Aya Yupanco. So lahat po ito nasa period tayo ng adjustment, no? Kaya medyo masaya sana pag nasa loob ng cemetery, ang daming tao, daming kwentuhan, parang ito rin nagiging cause ng reunion, no? Pagsasama-sama yung mga miyembro ng pamilya. Pero ngayon, wala na yun. Tinapos na muna yan from October 29 to November 4. Pero ang haba ng binigay na araw ng IATF para dalawin natin yung ating mga mahal sa buhay at yung iba't ibang mga puntod, no, ng ating mga kamag-anak natin at mahal natin sa buhay. So 8:503 in the afternoon, wag po kayong alis dyan. Babalik po ang programang Teka Teka sa ikalawang bahagi. Teka Teka, alas 4:30 na. D-W-I-G. Teka Teka, alas 4:30 na. Alas 4 na. Ewan ko ba sa inyo mga apo, alas 4 na, alas 5:11 na. Ha? Welcome to the program again para sa ating ikalawang bahagi ng palatuntunan. Teka Teka, alas 5:11 na po. Binabati ko muna yung aking asawa. Nakita ko agaw, watching with you. Ayan, si Veron. Ha? Darling, happy viewing and happy listening to the program. Bago po tayo dumako sa ikalawang bahagi at sa ikalawang item natin for this afternoon, for today, nais kong batiin nga pala, nagdiriwang ng kanyang karawan ngayon si Congressman Peter Alan Cayetano, si former Speaker of the House. Happy birthday, Congressman Peter Alan Cayetano ng Taguig. Saan kaya yung ano? Wala mga ano dyan? Isa pagbati dyan. Happy birthday! Sip-sip ka dyan, ha? Talagang sobra ka echo, ha? San ba handaan, no? Yusek Bryan, magandang hapon. Ayan, and happy birthday din kay Architect Jude Thaddeus Estrada, si Jimmy Aguilar at Burgett Berceles. Ayon, okay. So, maligayang kaarawan sa inyo at maraming salamat sa inyong papansit. Alam nyo, itong linggo ito ay binabantayan natin, no? Ito over the weekend, baka may pumasok na panibagong bagyo. Kahit alamin natin ngayon, ang report mula sa ating kasamaan, si Kuya Ariel Rojas, ang ating pumpag-asa weather forecaster. Mainit, malamig, maulan, maaraw. Teka, teka, ano ba ang weather ngayon? Kuya Ariel, magandang hapon. Magandang hapon sa inyo, sir, muna sa ating mga taga-subaybay. Bago po tayo dumako doon sa ating minomonitor na bagyo, lagay muna ng panahon. Naapektuhan po ng intertropical convergence zone ang Northern Mindanao, Calaga, Davao Region, Sokcharjen, Leyte at Bohol. Makakaranas po ang mga lugar na yan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Sa madalang Batanes at Pabuyan Islands naman, may aasahan din pong mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at paminsan po ay may mga isolated thunderstorms. Ang Metro Manila at ibang bahagi po ng ating bansa ngayong hapon at mamayang gabi may tsansa din po ng mga localized thunderstorms, pero bukas magiging mainit at maalinsangan po ang panahon. Yung ating minomonitor po na tropical depression na wala pang international name ay nasa layong 1,910 kilometers silangan po yan ng Central Luzon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Inaasahan pong habang nandyan pa yan sa gitna ng dagat, lalakas pa po yan bilang isang tropical storm bago makapasok sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. At yan po ay kikilos patimog kanluran at habang binabaybay niya po ang Philippine Sea, yan po ay inaasahang lalakas pa bilang isang severe tropical storm at typhoon intensity bago po mag-landfall dyan sa may Bicol region sa Linggo, November 1. Pag typhoon intensity po, ibig sabihin ay malalakas na po masyado yung hangin kaya na po magpatumba niyan ng mga puno at makasira po ng mga istruktura kasama po ang mga bahay na gawa sa mga light and medium moderately hard materials. Samantala, pagkatapos po mag-landfall dyan sa may Bicol region, babaybayin po ni Bagyo, nabibigyan natin ang pangalang Bagyong Rolly, itong southern part ng Luzon Island at tadaplis yan sa may Batangas area bago lumabas ng West Philippine Sea sa Lunes, November 2. Yung
same places po yung maaapektuhan nitong si Rolly with the places na dinaanan po ni Quinta. So medyo hindi pa po sila nakakaahon mula sa devastation ng nagdaang bagyo. Basa pa po yung tubig at loose po or loose po yung soil. So madali po yung mga pagbaha at paguho ng lupa. So iba yung pag-iingat po ang ating palala sa ating mga kababayan dyan sa may Bicol, Calabarzon, Mimaropa, and even here sa Metro Manila and some parts po ng Kabisayaan. Maglalabas naman po tayo ng updates ukol sa samang panahon na ito, especially kapag nasa loob na siya ng Philippine Area of Responsibility para matulungan natin makapaghanda yung mga LGUs at yung ating mga kababayan. So Kuya Ariel, so yes, magiging maulan itong weekend at saka magiging maulan itong selebrasyon ng Undas. Tama po yan, and since sarado naman po yung mga cementerio, Sermon, hindi naman po siguro maapektuhan masyadong mga tao sa labas dahil nga po bawal po pupunta sa cementerio. Pero mag-ingat pa rin po, especially yung mga posibleng daanan po ng sentro, yung mata, dahil po nasa eye wall, doon po sa palibot ng mata po, sa mata kasi kalmado yung hangin. Sa palibot po ng mata yung eye wall po, doon po yung pinakamalalakas na hangin, and sa ibang bahagi din po ng bagyo, pwedeng magkaroon ng iba't ibang intensity ng mga pag-ulan. Pwede pa rin po yan magdulot ng mga pagbaha at paguho ng lupa. Okay, maraming salamat, Kuya Ariel. Salamat po, magandang hapon. At sumayin nyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather. Maraming salamat si Kuya Ariel Rojas, ang ating pag-asa weather forecaster na bigay sa atin sa oras na alas 5:16 ng hapon at 30 segundos. Sa mga oras ito, nais kong batiin ang ating kaibigan. Naku, nakikinig at nanonood sa atin. Richard, I miss you. Kamusta ka na? Okay, so see you very, very soon. Ayan, si Richard Belendez dyan sa Barangay Santa Rosa ng Kainta. Okay, so ngayon, alam po ninyo, itong mega task force, no? Okay? Itong mega task force na binuo ay ang sabi dito ni DOJ Secretary Guevara na in 1 month time, baka may resulta na kahit paano, no? May mga ilang ahensya na, no? At binanggit nga niya, may mga 5 agencies, mga priorities, no, na kinakailangan sapagkat ito batay na rin doon sa mga napapaulat previously na merong mga anomalous transactions na sangkot sa katiwalaan. So unang ahensya, PhilHealth, Bureau of Customs, DPWH, BIR at saka ang Land Registration Authority. Alam mo, nagtataka rin ako yung LRA. Palagi nakakasama pagka sa mga listahan na ganyan sapagkat ito ay mga title, ito na mga lupa, bentahan ng mga lupa, pag-check kung ito ay authentic o hindi, no? Lalong-lalo na pagdating sa mga titulo. But anyway, so aba, may mga ibang ahensya pa rin na hindi rin nababanggit itong si Secretary Guevara, pero hindi naman ibig sabihin ligtas kayo dyan. Now, binuo, titingnan natin itong tinatawag na mega task force. Parang ano, parang ano tawag nito, parang si Sharon Cuneta, mega task force, no? At sabi ko nga kahapon, parang full blanket authority ang binigay dito kay Secretary Guevara. Napakalakas. Ang ibig sabihin, talagang sobra-sobra ang tiwala, ang confidence, full confidence na binigay sa kanya ni Pangulo para naman ika nga itong korupsyon ay talagang masawata. Pero ang marami nga nagtatanong, ako tatanong ko rin, pero Mr. President, given the siguro mga ano na lang, ano? Ilang buwan na lamang ba? Siguro less than 2 years. Okay, less than 2 years na lamang si ang panunungkulan ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Eh Mr. President, kakayanin kaya ito? Sabi nga ni Senator Lacson, dapat ginawa na noong July 2016 noong nag-announce, no? Finorm ka agad dito, no? Kung talagang seryoso para dito sa katiwalian, no? Pero maigi na rin na simulan at magpakita talaga ng Pangulo na seryoso siya na tapusin at ipakulong, put them behind bars, ang mga tiwaling mga opisyal ng gobyerno. Pero siyempre, hindi pa rin, may mga ibang mga ano pa, no? May mga ibang mga, for example, ang BID, hindi ba? Yung Pastillas scam, yung corruption sa Bureau of Immigration and Deportation. Ayan, BID, na sinasabi nga ni Senator Ontiveros, dahil dyan sa Pastillas scam na yan, mga 40 billion pesos ang nakamkam, ang nawala rin sa gobyerno dahil dito sa mga nakukulimbat
dyan sa pag-escort sa mga Chinese VIPs na papasok sa bansa ng mabilisan baga. Ayon, nasangkot din po sa katiwalian, yung binanggit ka natin kanina, yung PhilHealth, no, ilang bilyong piso ang pera ng mga miyembro nito ang ibinayad sa mga healthcare institutions mula sa mga advance payments, no, doon sa mga iba't ibang mga ospital. Yun dahil doon sa mekanismo ng IRA. Marami pa rin yan. Aba, yung mga sa judiciary, aba, hindi rin kayo ligtas dyan, di ba? Meron tayong tinatawag no na hoodlums in Rome. Oh, eh, meron din dyan mga bayaran. Ang mga justice and justices, prosecutors, lahat yan. No, iimbestigahan po yan kapag nakakita ng task force, ang mega task force ng butas sa inyo. Kaya medyo mag-iingat. Aabangan ho natin yan. And I think in 1 month time, baka meron hong konting resulta. Managot ang mananagot. Diba? Yun lang naman ho yan talaga. Okay. Now, ito pa, isa pang pumutok na istorya ngayong hapon na ito. Eh meron daw pong pinull out, kaya nga pinapatawagan ko sana kanina si Food and Drug Administration, no? Ang secretary diyan, no? Chairman mismo si Dr. Eric Domingo, sapagkat meron pong pinull out daw na ang SM ng isang popular sugar brand na nakikita at nabibili sa kanilang supermarket at sa mga estante. Yo, makinig kayo mga ginang ng tahanan. Yung mga namimili, yung mga nagpupunta niya sa grocery, no, especially yung mga supermarket sa SM, no, pinull out na raw po ito sa mga estante dahil na matapos na malaman ng Food and Drug Administration o FDA na hindi pa ito opisyal na nakarehistro sa FDA at ibinibenta na agad sa merkado. So, ang SM Bonus Sugar Products, brown and refined sugar po ito, ang siyang nabanggit sa isang pinalabas na circular o advisory ng FDA. Ito po yung advisory number 2020-1927. Kasama sa mga pinull out ay ang Melvan Ginger Brew with turmeric, yan, and lemongrass. Aba, minsan umiinom ako nito eh. Pagka ako'y nag-grocery, bumibili ako nito, umiinom ako nito with 250 grams. Ang Sweet Valley Freeze Dried Cranberry coated with milk chocolate and Lorenzo Farm Dark Chocolate 55 grams. Ayon po sa FDA, sa kanila pong pag-verify at ginawang post-market surveillance, ang mga tinutukoy na mga produkto ay hindi nakarehistro and no corresponding CPR. Ano ho yung CPR? Ito yung Certificates of Product Registration. At dahil ang mga produktong ito ay hindi pa dumaan sa pagsusuri, ay hindi pa nila masasabi kung ito ay ligtas sa katawan ng tao at maging ang pagtiyak sa kalidad ng naturang produkto. So safety and quality, yan ang role ng Food and Drug Administration sa lahat ng mga consumer products na inilalabas sa merkado. Ano yung batayan na yan? Nasasaad po sa Republic Act, no? RA 7911, 7911 or the Food and Drug Administration Act, ang pag-manufacture, pag-import, pag-aangkat o pag-export, pagbebenta, pag-distribute, pag-advertise, promotion or sponsorship ng mga produkto na yan o health products without proper authorization ay ipinagbabawal or it is prohibited by the FDA o under the Republic Act, no? Yung RA 7911, hindi tawag po natin. Kaya, ganun po ang nangyari. Now, pero ang iniisip po dyan, ha, teka, bakit? Eh bakit ngayon lang naman yan inilalabas na naman ng FDA? Eh ang tagal na sa merkado yan eh. Alam nyo nung nakaraang buwan, eto, yung renal liver spread, although okay na yan ngayon, mukhang na-i-register na po ito. Pero binanggit ko lang, elementary student pa lamang ako, reno na yan eh. Tapos, di ba pinapalaban sa pandesal yan, napakasarap sa umaga. Bigla na lamang pak, pinapull out kasi daw hindi nakarehistro. Ang tagal-tagal na nun, dami ng tao nakakain nun. Baka yung mga batang nakakain lolo na ngayon. Tulad ko, joke lang. Paano kung marami ngang nakakain na publiko? Anong gagawin? So bakit ba may mga produkto na nakalulusot sa FDA ng ganyan? Ha?
Ano po ba ito? Sinasadya ba ito? Pinalulusot na lang itong mga produktong ito nang hindi dumadaan sa tamang pagsusuri ng Food and Drug Administration? Eh, wag naman sana, no ho. Wag naman sanang mamasamain ng FDA itong tanong natin. Secretary Domingo, Eric Domingo, abay, trabaho po niya yan. Nandyan po yan sa inyong kaharian, no, sa FDA. Siya po ang in-charge sa ahensya na yan. Eh, bakit naman hindi pa rin nyo, maari naman siguro, ito'y hindi pa ninyo time nang pinalabas itong mga produktong ito at ngayon na lang lumalabas yung pagsusuri at nakikita ninyo na hindi po nakarehistro, wala pang certificate of public registration. Kaya naman, nabibisto unti-unti sa panahon ninyo ngayon. Nagtatanong lang naman, what more kung ito'y mga pagkain, ha? Pagkain yan, mga sangkap sa pagkain na pinull out na dati sa merkado. E paano po naman ngayon ang usapin ng gamot na dumadaan din sa Food and Drug Administration? E di ba, nasa kanila din ang approval sa kanilang tanggapan. Paano po ba ang pag-issue nito ng CPR o Certificate of Product Registration? Baka mamaya may mga gamot din tayo, no, sapagkat na-advertise at ito akala natin nakagagaling sa atin, yung pala hindi pa talaga na-approve o wala pang CPR o wala pang LTO, kung tawagin license to operate yung mga mga nagbebenta na yan ng gamot. Medyo it involves the health of the Filipino consumers. Kaya sana magandang makausap natin dito si FDA. Yung parang biglang pinull out talaga tapos ibabalik po diyan, abiso nyo pala, hindi pala nakarehistro. Ano niyan? Ano ho bang multa niyan? Oh? Meron ho bang penalty yan? Makakasuhan ho ba yung mga manufacturers? Yung mga nagtitinda po niyan? Ayan, nagtatanong lamang tayo kasi alam nyo, it involves the life and the health of every Filipino pagka ganyan. Pagkatapos medyo mahal pa yung produkto. Lalo na po tayo, natenga na po tayo, hindi ba? Okay? So, yan yung sana isang issue na ating gustong itanong sa FDA, na Food and Drug Administration, na palagi na lamang may lumalabas na ganyan. So, ang challenge, dapat we should always be vigilant. Ang maganda rin naman ito, sila na rin naglalabas. Dahil dun sa kanilang tinatawag na market surveillance, no, ng Food and Drug Administration. So, dapat din siguro, regularly, they should do it. Yung market surveillance na yun para mas marami. I'm very sure kung gagawin pa ninyo ng mas malalim pa ang trabaho ninyo, mas masikap ang trabaho ninyo, marami pa sigurong produkto ang makikita ninyo na hindi pa huwag nakarehistro. Okay? So, yan. Isang issue po natin. And the last one, sabi ni Senate President, itong budget for 2021, sinisiguro ng mga senador, ng Senado, ay ma-approve by December 8. Okay. And the president may be able to sign the budget bago magpasko. That is a very good Christmas gift, not only to the president, but a very, very good Christmas gift to the Filipino people. Because ang taong bayan ang siyang makikinabang at ang unang makikinabang ng budget na ito for 2021. So yan naman ang pagtitiyak na ginawa ni Senate President Vicente Soto III. Now, ano yung schedule ng Senado? Sabi niya, yung interpolation of the budget will be November 11 to 17. I understand, babalik po sila. Naka-break sila ngayon, no? By November 11, bakbaka na ito. May mga interpolation na ito sa pagbalik ng sesyon. Pero kailangan, talagang magtatrabaho sila dyan, magsusunog ng kilay, mag-overtime, magpupuyat, no? Dahil meron pa daw 27 departments or agencies plus 100 plus agencies, 100 plus bureaus ang kinakailangan na kanilang dinggin at i-interpolate sa presentation ng budget. Okay? Now, by November 24, tapos na raw po ang period of amendments. Then approval na ng second and third and final reading ng budget. So pag na-approve na ng Senado ito, then what comes next? Ito na yung pag-aharap ng tinatawag na bicameral conference committee. So both members of both houses, no? Congress, lower house, at saka ang Senado, mag-aharap na ito para na ngayon, yung may mga disagreements sa budget, may mga loopholes diyan, aayusin na to, they will plug the loopholes dito sa budget na ito. Kaya they are expecting and they're hoping before Christmas, the president
will be able to sign the 2021 national budget. So good luck, ano ho? And we wish that it would be approved on time. Okay, so yan ang trabaho ng ating mga mambabatas. So let us try to monitor at yan 2021 budget na yan, mukhang mas marami po ang panlaban sa pandemic. And we hope ito naman ay talagang magamit para sa taong bayan laban sa pandemic, lalong-lalo na po tayo umaasa na magkakaroon na ng bakuna sa susunod na taon. Sana mauna si Juan de la Cruz. With that, ay nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa ating mga naging panauhin, mga nakasama natin sa programang ito. Sa ating engineer, si Engineer Jeric, thank you very much. Sa ating newsroom people, thank you. Kay Patrol number 5, ang DWIC Patrol, sa ating social media, si Kim, thank you very much sa inyo. At sa ating communication staff, si Mace at saka si Isha. Sa ngalan po ng ating kasamahan, si Ray Senior Pacheco, ito po naman ang inyong lingkod, Monilagan, hanggang bukas po sa programang Teka Teka. And tomorrow, Thursday, we will have the regular MX3 segment. Kasama natin si Dr. Edwin Bien. Bye! Teka, teka! Alas 4:30 na!